Hey, magandang buhay! So ako si Sir Ben at narito ako upang i-discuss yung dalawang problem sa Singapore Math Olympiad na nagpo-focus sa arithmetic sequence. Ready ka na? Great! So simulan natin yan sa first question natin. If the value of B is equivalent to 1 plus 2 plus 3 hanggang 2021 all over 2 plus 4 plus 6 hanggang 2022, what will be the value of 1012B? Okay, so ganiting atake natin dito, napaka-simple lang niya. Ang gagawin ko niya dito is, focus dito ha, imumultiply ko yung both sides ng equation by 1012. Bakit, Sir Ben? Para lumitaw na agad. Eto, kasi ito naman yung pinapahanap dito, di ba? Okay, so it will be like this. Notice sa denominator natin, yung denominator natin, pwede natin i-factor out dito yung 2. Tapos, sa ating numerator naman, kung mapapansin nyo, puro odd numbers yung mga yan. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, and so on and so forth, diba? So, pinapahanap yung sum nila. So, kapag ka pinapahanap yung sum ng first n odd numbers, ang magiging formula natin is n squared. So, makikita nyo naman, nandito yung website kung saan ko kinuha yung part na ito. No? So, say for example, gusto nating malaman yung sum ng first 5 odd numbers. So, that is 1, 3, 5, 7, 9. Diba? So, kapag i-add natin yon, that will be equivalent to 25 or simply 5 squared. So, kung gusto naman, naman nating malaman yung sum of the first 7 odd numbers, so that is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Pag pinag-add natin yun, that is 49, which is equivalent to 7 squared. So, yun yung concept na i-apply natin sa ating numerator dito. So, yung 1, 3, 5, 7, 9 hanggang 2021, there are 1,011 terms na nandoon. So, in that case, yung numerator niya natin dito magiging 1,011 squared. Sa denominator naman natin, ito yung nasa loob ng parenthesis, yung 1 plus 2 plus 3 hanggang 1011, i-apply na lang natin dyan yung formula ng arithmetic series. So in that case, that will become 1011 over 2 times 1012. Okay? Notice that we can cancel out 2 sa ating denominator. So in that case, yung 1012B ngayon, equivalent siya sa 1012 times the quantity of 1011 squared over 1011 times 1012. Tapos, mapapansin nyo rin dito na makakancel na yung 1012 dito. So, yung 1012B ngayon, equal na siya sa 1011 squared over 1011. Dito pa lang, obvious na yung magiging sagot. So, yung final answer natin will be 1011. Down to our last task. So, determine the value of the quantity of 1 half plus 1 third plus hanggang 1 over 37 plus the quantity of 2 thirds plus 2 fourths plus 2 fifths hanggang 2 over 37 plus hanggang umabot tayo sa quantity, the quantity of 35 over 36 plus 35 over 37 plus 36 over 37. So, ganito yung gagawin natin dito. Personally, kapag gaganyan, ang una ko munang ginagawa is tinatry ko muna sila sa mga maliliit na numbers. And then after nun, I'm going to find a pattern for that one to apply sa bigger numbers na kagaya na nandirito. So, gagawin ko nyan is, since yung denominator kasi natin dito is hanggang 37, ang gagawin ko hanggang 7 lang. Okay, para makakita ko ng pattern. No? So, ang gagawin ko nyan dito is, instead of adding, yun na dito sa loob ng parenthesis, 1 by 1, what am I going to do here is that I'm going to rearrange yung mga set of fractions natin dito. I'm going to rearrange them in this manner. Okay? So, kung mapapansin nyo dyan, eto ha, yung 1 half, syempre, siya pa rin yan. Yung may mga pare-pares ng denominator, ang gagawin ko, ipag-a-add ko sila. So, yung 1 third plus 2 thirds, that is 1.
Tapos yung may mga denominator na 4, pag pinag-add ko, ang sagot ay 3 over 2 or 3 halves. Kapag kayo may mga denominator na 5, pag pinag-add ko, ang sagot dyan ay 2. Same thing din naman yan dun sa mga may denominator na 6, saka yung may mga denominator na 7. Okay? So notice this one, I'm going to create a table. So ito yung table natin. And let me explain that table. So yung first row natin, yan yung mga denominators natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapos hanggang 37 na yan. Yung second column naman natin, ito yung kung pang ilan sila. Yung may mga denominator na 2, ibig sabihin nun, first term sila. Yung may mga denominator na 3, second term sila. Yung may mga denominator na 4, third term sila, and so on and so forth. So yung mga yon, yung sa last row naman natin, yung 1 half, yun yung sum ng mga, kunyari, syempre, di ba yung denominator na 2, isa lang naman yan. So 1 half yon. Yung may denominator na 3, pag pinag-add mo, yung sum nila is 1. Yung may mga denominator na 4, kapag pinag-add mo sila, ang sagot ay 3 halves. Yung may mga denominator na 5, pag pinag-add mo sila, ang sagot ay 2. Yung may mga denominator na 6, pag pinag-add mo sila, ang sagot ay 5 halves. Yung mga may denominator na 7, pag pinag-add mo sila, ang sagot ay 3. So most likely, yung may mga denominator na 8, pag pinag-add mo sila, ang sagot ay 7 halves or 3.5. Okay? So, dito sa table natin, malaking tulong yung table na to, gamitin natin dyan yung formula ng arithmetic series. Kasi kung makikita nyo, common difference lang naman yung ginagamit natin dito. So, arithmetic series yung gagamitin natin dito. So, again, recall lang natin, yung formula ng arithmetic series is a sub 1 is equivalent to, or a sub 1 tuloy, s sub n, okay, is equivalent to n over 2 times the quantity of 2a sub 1 times or plus the quantity of n minus 1 times d. Okay? So, syempre, yung value ng n natin dito, that will be 36. So, palitan na natin yung n dyan, magiging 36. Yung a sub 1, syempre, yung first term, that is 1 half. Yung n, again, 36 yan. And then yung d, yung common, tawag dito, yung common denominator natin dito is equivalent to 1 half. So, simplify lang natin yan. Syempre, yung 36 over 2, that is equivalent to 18. Yung 2 times 1 half, 1 na lang yan. Syempre, yung 36 minus 1, 35 na lang yan. So, gawin natin dito, ayusin ko lang siya ha. So, S sub n or S sub 36 is equivalent to 18 times the quantity of 1 plus 35 over 2. So, bali mag-ing ganyan siya. So, i-operate muna natin yung solab ng parenthesis. That will be 37 over 2. Tapos, multiplying those two numbers, 18 times 37 over 2. So, syempre, ang gagawin ko niyan, i-cancel ko yung 18 and 2. So, in that case, that would be 9 times 37. And 9 times 37 is actually equivalent to 333. Okay? So, sana habang kayo nanonood may natutunan kayo doon sa technique kung paano ko i-solve yung isang given problem. Okay? So, syempre, na-achieve ko yung mga ganun na skills through, again, exposure na rin, saka practice, at saka yung will mo na matuto talaga. Okay? So, again, maraming salamat sa pagkikinig and magandang buhay!